Hello mga Beshwa Podkabayan, and today is Monday. Hindi po pala. Ngayon ay Wednesday na, pero ito ay nung Monday. O ayan, nakita nyo gaano kapal ang aking kumot. Siyempre, pagkagising, ayusin ang higaan. Bago daw lumabas, kailangan ayusin muna, sabi ng inay, para maayos din ang iyong buhay and the whole day. Charot. O diba, gaano kakapal ang aking kumot. Doble-doble, kasi mga besh, malamig na. Tingnan nyo naman ang aking damit, o diba. Ganyan ang aking itsura sa umaga. At ayan, punta tayo sa kusina at tayo ay mag-init ng champurado. Ako po ay nagluto ng champurado nung gabi, kaya ayan, meron pa. Yan ang ating aalmusalin. Ay, hindi pala, ako lang pala mga beshiwap. So, syempre, habang magpapainit ka ng champurado, ay mag-init ka muna ng tubig. Ako pala. Hindi na ako nagkakape mga beshiwap, tea na lang akin na inom sa umaga o kaya mainit na gatas. Ganun din sa gabi para masarap ang tulog. Effective naman siya para sa akin mga beshiwaps kasi late na ako. So sige, punas-punas muna mga besh kasi medyo mamantika ang ating dingding dahil nagprito din ako. Alam ko nagprito ako ng daing na bangus mga besh. Ayan, so kung ano-ano ginagawa ko sa umaga bago ako pumasok, syempre, nagmamarites muna kami ni nanay. Pero ito, naglilinis muna ako. Linis-linis. Pag nakikita kong manti-mantika na yung aking, wall. Ano yung wall? Tiles. Inalinis ko yan. Tapos, ayan, syempre, magtina tayo. Mainit na ang aking, tubig. So, tara mga beshwap, tayo magpainit ng sikmura. Nagalagay pala ako ng honey sa aking tea at ayan, hinalo ko ng aking champurado dahil mainit na siya. Or baka naman masunog at katulad ng aking lugaw. So, syempre halu-haluin natin mga besyo. Ayan, balik tayo sa aking champurado. At lalagyan ko siya ng masarap na gatas. Nag-isip diba? Yung gatas ko, hindi na siya yung parang evaporated. Yung fresh milk na lang kasi naubusan ako, di pa ako nakakain ng fresh milk. Na iniinom ko sa umaga tsaka sa gabi. Pag hindi ako nagtitis sa umaga, yun ang iniinom ko. Gusto ko kasi iniinit eh. O ayan ang tea. Tapos talagyan ng honey. O ayan, kain na tayo mga besh. At dahil hindi ako naghugas kagabi, tambak ang aking hugasan. O ayan, ngayon ako naghugasan ng umaga. So, bago umalis, naghugas ako. Kasi maaga pa naman. Pero pag tanghali na, hindi ko na nahugasan. Kasi ako lang naman mag-isa, wala namang magagalit sa akin kung hindi ako naghugas. Eh. Wala kasi akong dishwasher, mga dashwab. Mahirap lang si Inday, charo. Yung dishwasher kasi nandun sa baba sa amo ko eh. Bakit ba? Lumaki naman tayo sa ganitong pamamaraan eh. Mainit naman yung aking tubig dyan, mga dash. May mainit, may malamig kaming tubig. Ganun dito. Ganun kasosyal dito sa Netherlands. Kasi naman kung hindi mainit, ay Diyos ko Lord, ay dinanigas ang iyong kamay sa lamig, mga dash, sa umaga. O ayan, kunti lang naman palang aking hugasan. Kala ko'y napakarami. O siya na, punas-punas. At ako'y mag-aintindi na, mga dash. At syempre, buksan natin ang bintana para makita ang kapitbahay. Char. Oh, ayan, ready na si Inday, 'di ba? Oh, lipstick na para hindi naman nakakahiya kahit tagalingin sila. Ang charot, pabango pa Victoria's Secret. Charot, hindi po yung sponsor, do. Ayan, namili na ako ng susi kasi ang dami kong susi, charot. Yan ay susi ng mga bahay na aking inatrabaho. So, ayan. So, alam ko kabisado ko ang mga susi nila at dapat hindi mawawala 'yan. Nakakahiya pag nawala, 'di ba? Oh, ayan. Sige, pili na ako ng aking jacket at 'yan. Ito na ang aking napili, ang aking light pink na pang winter, oh, 'di ba? Grabe, lamig, lamig na lamig si Inday, pero hindi totoo, malamig na talaga mga beshiwap. So, ano pa kayang ginagawa ko dyan, charot? Balik-balik pa ako, diba o? Ready-ready na ako at nagpapaalam na ako sa inyo, pero maaga pa pala, 8:29 pa na. 9 o'clock ang pasok ko mga besh. Ayoko pumasok, pumunta doon ng maaga kasi magulo pa. Diyan lang kasi ako sa kapitbahay, hindi na ako magsasapatos eh, magchichinelas na lang ako. Ito na lang o, tapos na kamedyas. Kasi doon lang yung sa kabilang bahay. Ayoko pumunta doon maaga kasi magulo mga bata. Buksan natin ang bintana. Tada! Di ba? Lalong liniwanan. So, pinaglalaban ko ng aking mga winter jacket. Ito, tsaka yung itim. Ayun, nakikita nyo. Nilaban ko na yan. Tsaka yung aking dube o yung cobre cap. Yung yung kumot ba? Tingnan nyo. Yan. So, pinakita ko naman kanina, di ba? Makapal ito. Sobra. O, ayan. Ayan, so okay, browse-browse muna. Bago pumasok, syempre huwag kalimutan na ang pintuan ilock. Tapos itapon ng basura. At ayan na ang aking hagdan. Na lahat ng tao ay nagre-reklamo pag ako ay pinupuntahan.
Ang taas naman kasi, nakakahingal talaga mga beshiwap. Ako'y nakakadalawang hinto bago kumarating ang aking bahay talaga. O, diba? Magtapon muna tayo ng basura mga besh. At ang daming basura din sa pintuan ng amo ko. Hindi ko siya na itapon. Pagbalik ko, wala na. Tinapon na niya. Balik-balik ba ako niya? Hindi ko alam kung saan itatapon, sa kaliwa o sa kanan. Kasi dalawa yung basurahan. Pero mas malayo yung doon sa may bandang kaliwa. Kaya dito na lang sa bandang kanan. Tapos alam niyo baga, muntik pa ako makaapak dyan ng tae. Para akong hindi mo nakita yung tae. Aga-aga. O, ayan. Ganyan ang pagtapon din eh. Ay, hindi maangat kasi puno na. So, dito tayo sa kabila. O, diba? So, easy. Diba? At ayan, pabalik na ako. 3 hours later. Ayan, so na matatapos na ako niya, nagsasampay na ako eh. Hindi ako nagre-record masyado dito, lalo pag nandito yung mga bata, yung kambal, kasi ayaw nung nanay na binablog ko sila. At hindi ko naman sinasama sa vlog talaga yun. Nagkataon lang. O, ayan, diba? Ang daming sinampay. Nilabas ko ang sampayan kasi mainit naman. Sira kasi yung dryer din nila, mga beshiwaps. Kaya, pinasampay na lang sa labas. Wala yung mga bata lumabas kasama yung ano nila, yung nani nila. Pag hindi kasi ako nag-aalaga, meron talaga silang tagapag-alaga. At saka, malalaki na sila. Grabe. Ang ano na nila, ang bibilis ano, maggapang. Dalawa kasi yung dalawang lalaki yung kambal. Tapos yung isa naman, dalawang babae. Pero parehas din silang may nani. May tagapag-alaga sila. So, pag emergency lang, kaya ako nag-aalaga sa kanila. Pero pag regular days, yung nani nila, o diba, ang dami ko sinampay dyan. Lahat yun ay, ano, damit ng mga bata. Nilabhan ng amo ko, tapos hinantay ko na lang matapos. 2 hours din yan yung sa washing machine nila. Grabe. Napakaraming mga damit ng mga bata. Kasi syempre, ikaw ba naman, kambal lang anak. Kaya lang namang wala kang extra. Syempre, pagka bata, madumi. Dumi dito. Kaya alam nyo ba, pag umaga sa paglunes, ay grabe, ang dami kong ligpitin. Kasi pagpasok ko ng bahay, disaster. Dahil yung mga laruan, nagkalato. Ayan, nakauwi na ako. Tanghali na yan. Mga alauna na yan, kakain muna ako bago ako magtrabaho ulit at pumasok dun sa pangalawa kong trabaho. Amoy-amoy yung kanin, baka panis na naman. Minsan kasi hindi ko alam, susubo ko na lang, panis pala eh. Nakakadismaya kaya yun. Ang sad kaya, gutom na gutom ka, tapos panis pala yung kanin mo, o diba? So, para sigurado amoy-amoyin. So, kumuha ko ng ulam yan. Ang ulam ko niyan ay chop suey. Asan na ba ako? Ba't hindi ko na makita? Ayan, kinuha ko pala sa rep yung ulam. O, ayan, ang hirap buksan, di ba? Chop suey yan, niluto ko pa nung, ano, nung Sunday. Tapos nilagay ko lang sa rep. Sabi ko, ubusin ko na ng araw na yan kasi baka mapanis naman. O, di ba? Iniinit ko lang yan. May microwave naman ako, mga beshiwamps. Kaya, mainit ang aking pagkain. O, ayan. Mag-hi ka sa vlog ko. Nagbablog ako. Sige lang. O, di ka makita. O, hi! Hey, yo, what's up? Kay Marvin, si Marvin asan? Davin! Si Pochi! Pochi! Pochi, hi to my vlog! Hello! Yung aso ko! Hi, Pochi! Mag-hi ka ulit sa vlog ko, dali! Hi, vlog! Hi, vlog! Hi, Tita! I miss you! I miss you too, lahat kayo. Aww, I love you. Love you kayo din, si Nana, si Bobby, si Papa, si Nana, si Papa. Sino pa? Si Tita. Sino pa? Si Pochi. Sino pa? Si Duma. Pagkatapos ko man ng halian at pakipag-usap sa aking mga kapatid, ayan, mag-aalaga naman ako sa kapitbahay. 3 hours later. Ayan, so natapos na ang aking trabaho after 3 hours ulit. Ito na ho ako ngayon, magluluto na ako ng ulam, ampalaya. Diba, nakakamiss kasi ampalaya. Yun yung binili ko nung Saturday dun sa Indian store malapit kay Lamaring Emma. So, ganyan ho ako magluto ng ampalaya mga besh. Ito ay medyo mapait, hindi pala medyo mapait. Sobrang pait talaga yung ganitong klase ng ampalaya. Kaya, ayan, pipigaan ko yan. Pagkatapos kong hiwain, lalagyan ko ng asin at
pipigain ko para mawala yung pait. Kasi pag hindi mo talaga siya piniga, mga beshiwap, mapait po talaga yan. Lalo yung medyo maliliit niya, napakapait niyan mga besh. Kasi yan ay galing India, hindi po yan galing Pilipinas. Yung sa atin kasi medyo ano eh, mahahaba yun. Tapos hindi ganyan kakulubot, medyo makinis. So ayan, nilagyan ko ng asin at lalamasin natin, pipigain para mawala yung pait. Pait ng pag-ibig katulad ng ex mong mapait pa rin. Ayan, so mag-iwa tayo ng sibuyas, bawang, at saka, oh, yung sibuyas at bawang laang pala ang inalagay ko dyan. Walang kamatis, nakalimutan kong kamatis mga beshiwap. Pero ayos na yan, kung anong meron nandyan, okay na yan, basta makakain at lalagyan ko ng kaunting baboy, oh, di ba? Napakatipid. Ihiwain ko ng sobrang liliit yan kasi nagtitipid ako. Charot. Gusto ko kasing kumain ng pritong ano, ng pritong baboy. Kaya yung kalahati ipiprito ko. Ano naman yan, marami naman pagka, ano, maliliit lang naman ng hiwa talaga. Yung pang ano lang ba, pang tawag sa amin nun, pang lahok, pang sahog, ganon. O, oh, diba? So, ayan, pigain pa natin ulit ang ating ampalaya. Tapos, ayan, iprito na natin ang ating pork. Ayan. So, diba? Tapos, nakakatawa yan kasi hindi ko nilagyan ng mantika, mga beshiwap. Inano ko lang siya. Tapos, paglagay ko ng mantika, naparami naman, Diyos ko Lord talaga. Eh, binawasan ko rin. O, ayan o, diba? Napakaraming mantika inilagay ko. Tapos, binawasan ko kasi ang dami nga. Oh, ilagay na natin ating sibuyas at bawang, igisa-gisa natin mga besh. Pagkatapos yan, ilagay na natin ang ating ampalaya. Ampalaya kasing pait ng ex mo sa iyo. At syempre, tatakpan natin ang mahiwagang pantakip ni Inday. O, oh, diba? Ilagyan ko yan ng ano, ng kaunting toyo. Syempre, nilagyan ng pampalasa. Tapos asin at paminta. At ilalagay na natin ng itlog para sumarap at tuluyan ng mawala ang pait. O, oh, diba? Dalawang itlog yung nilagay ko dyan, binate ko kasi ayoko nung ano yung basta na lang ilalagay. Masarap kasi yung ano yung ganyan, o oh, diba, o oh. Tara, let's eat na mga beshiwaps. Ready na ang ating ampalaya. O oh, ayan, may side dish pa ako, diba, kimchi. Yan yung ginawa ko nung nakaraang kimchi labanos. So tara, kain tayo mga besh.